pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa Araw ng Mga Patay. Hello po. Ako po si Valerie. Ako ho ang magtatagalog. At ako po si Zena. Ako ang magbisaya. Kumusta? Okay lang ka, ikaw. Medyo okay na. Nagpapagaling. Halata naman sa boses na. Pabago-bago kasi yung panahon. Kanina, medyo mainit. Paglabas namin ng bahay, medyo mainit. Tapos ngayon na naman, biglang lumamig. So, ayun, ang sipon natin ay hindi na nawawala. Hindi na gumagaling. So, ayun. Kasi patapos na ho ang Oktubre, marahil ho ay naghahanda na ang mga tao sa atin, di ba? Sa parating na Araw ng Mga Patay. So, usually, busy dyan kayo na siya, puno ang mga jeep, mga bus. Pero karon siguro, dahil na siya, siguro may nag-restrictions. So, kasi dati, naalala ko, the night before, the night before, sobrang traffic na, punuan na yung mga jeep, yung iba nagre-renta na ng mga jeep, di ba? Mm-hmm. Tapos, ang iba din na galing probinsya, talagang dumadayo sila sa syudad para lang talaga i-celebrate to. Talagang punuan din ho ang mga bus, di ba? Mahirap sumakay. Mm-hmm. Pero siguro ngayon, wala din. Baka kasi siguro, oo. Nag-limit na sila. Ingat na. So, ayun. Ano ba ang mga... Ito po pala yung ano, yung mga public na cementeryo sa atin, sa Pilipinas. So, hindi ko pa na-experience kung paano sila mag-celebrate ng Araw ng Mga Patay sa mga ganyan. Kasi, syempre, di ba, masisikip. So, siguro tirik lang ng kandila or alay din ng pagkain, bulaklak. Nakapag-try. So, ano ba ang mga eksena ang makikita natin during Araw ng Mga Patay? So, usually na dyan mga je na mga on o mag-misa. Tapos mag-alay o bulak. Tapos natin mga magsugal. Pero pag-jib ko kita. So, meron din iba't ibang trip talaga ang mga ano. Iba't ibang trip. May iba nagsa-sound trip, nagja-jamming, nagigitara. So, nung na-try ko din ho yung sa ano, na-try ko ho, ito naman ho yung private na cementeryo. Yan ho sa ano yung may mga tao ho dyan. Yan ho yung aking family. Yan ho yung ano, yung ganyan ho yung sa private, yung makikita nyo sa private na ano. Ito yung mausoleo ba? Mausoleo. Yung parang bahay. Mm-hmm. Bahay ng mga puntod. So, ito ho yung time, yan ho yung sa family ko. Yan ho yung sa puntod ng lola ko at saka yung sa mami ko ho. So, yun, yung sa ganyang, ano, sa mga ganyang cementeryo, dyan ho yung iba naglalata. Dito sila nagapundog sa kaadlaw. Mm-hmm. So, kasi medyo may space ho siya, so pwede maglatag ng, ano, tent. Mm-hmm. So, dyan ho, na-try ko, na-experience ko din ho yung sumama ko sa kaibigan ko, ano, nagsusugal. Hindi naman yung sobrang sugal talaga, pero like yung tong eats. Baraha. Tong eats, unguyong-guyan, pero may pera, ganon. Iba't iba ho, trip. Tapos minsan din ho, kasi yung mga ganyan, minsan nag-uusap, nagtatawanan, nagagay, tapos maya-maya. Iyakan. Kasi inaalala na yung mga Kabutihan, yung mga moments nyo together sa ano, di ba? Iba't iba yung... So, pag-ujin siya. So, yun. Iba-iba din ho kasi ang meaning ng mga araw na mapatay para sa ibang Pilipino. So, lahi-lahi dyan ang meaning sa Araw ng Patay para sa ubang Pilipino. Ang uban, sacred siya na paghinumdum sa mga nipanaw na mga asawa, anak, o mga... amigo. So, ayun ho, iba-iba nga ho yung meaning sa mga iba't ibang Pilipino. Then, yung iba din ho is mataimtim nilang pinagdadasal ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na asawa, anak, kamag-anak, at syempre mga kaibigan. So, may iba't ibang tradisyon din ho tayo. Yung iba ho, 9 days before ho na sumapit ang pista ng patay, eh, nagpapamisa ho sila sa yumaong Ang uban po nagasindi og kandila sa balay o sa simbahan. Na ito ay nangangahulugan na nagbibigay ito ng liwanag sa landas tungo sa kaharian ng Diyos.
So during this day din ho, naghahanda din ho ng masasarap na pagkain. At saka yung sa Bisaya, may kakanin, nagpe-prepare din ho ng kakanin na kung sa Bisaya daw ay tinatawag daw na harang. Harang. Harang? Harang. 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 So yan, tsaka hindi din lang naman sa ano, sa araw ng mga patay namin ginagawa. Meron din sa ano, di ba? That anniversary, mga birthday ng mga yumaong kamag-anak. So during ng time na yan ho, siyempre, andun din ho yung, ano, yung malulungkot tayo. Kasi nga, di ba, yung pumanaw na yung kamag-anak, kaibigan. Pero, sa ating mga Pilipino kasi, humahanap talaga tayo ng, ikaka-enjoy ba? So, kaya, tulad nga na sinabi kanina, andun yung nagsa-sound trip, nagja-jamming-jamming, gitara-gitara, naglalaro, di ba? Kasi nga, andun na yung moment na happy tayo. Tapos, maya, pag-iiyakan. Kasi tapos, magkakasama din. So, yun na yung bonding talaga natin mga Pilipino, di ba? So, kasa atin ho kasi, di ba, kasabay nun yung Halloween party. Halloween party. Yun naman ho is mostly para sa mga bata. So, syempre, tapos na nag-enjoy yung mga adults, so, bigay natin sa mga bata. So, yun ha, meron ho tayong, ano, sa malls, di ba? Sa malls, mga subdivision. So, manguha sila candy. So, maybe dito silang bucket. Ikot sila per store. Tapos, ayun. Ang kasabay din siya, di ba, sa ibang lugar? Yung Halloween party? Oo. Kailan ba? November 1 din? Hindi, yung iba, October 31. Dito siya. Pero ang sa ibang bansa lang kasi is talaga nagpo-focus sila sa yung may costumes talaga. Pero sa Pilipinas kasi simple yung treat or treat lang. Like yung pakiti-cutie lang ng mga bata. Sa mga bata. Mga princess lang na costumes. Mga fairy. Pero hindi ko alam, siguro sa ibang lugar talagang nag-effort din sila. Pero sa na-experience ko kasi, yung nag-try kami sa ano, sa subdivision, wala, parang foods, ano lang, normal lang. Yung iba naka fairy lang na costume, may iba naka Spider-Man, Superman, mga Lego, mga minions. So, cute lang. Pa-cute-cute lang. So, ayun, naglilibot kami per house. Kasi may bit-bit kaming bucket. Ayun, nahingi na kami ng candy. Tuwang-tuwa na sila sa candy, sa chocolates, biscuit. Tsaka sa cookies. Siyempre, mas natutuwa yung mga nanay doon. Especially ako. So, ayun ho. Ganun lang ho kami mag-celebrate ng ano sa Pilipinas. So, speaking of Halloween po, meron ho tayong event sa October 30. Ito yung Tabungka Festival. Pero isasabay ho natin yung Halloween Parade. So, kasi Tabungka siya. So, sinama na natin yung part siya ng Filipino kasi, di ba na, yung mga aswang ng mga Pilipinas. So, ayun. Ang parade ho natin is mag-uumpisa ng 10 a.m. Tapos, ang Tabungka Festival, mag-start siya og 11 a.m. So, ayun, i-showcase. So, around 10 a.m. ho, ayan ho, i-showcase ho yung mga Filipino aswang. Pero nag-invite din ho kami ng mga friends of friends. So, ayun, hindi na ho namin, masusurprise na lang din ho kami kung anong costume nila. Pero yung sa amin ho na event, ayun, pinaghirapan ho talaga nung ating ng ibang members ho natin, yung costumes ho. So, yung iba na ho is hindi na ho namin alam. Ang akala surprise lang ho. Surprise na lang siya. Surprise na lang ho. At sabay-sabay tayo mas surprise. Pumunta ho kayo. So, ayan ho. Tapos, yung Tabungka po, yung Tabungka Festival ho. Siyempre, hindi ho kami mawawala doon. Siyempre, sasayaw na naman ho kami. Kami ho. At saka yung ibang members po. Sasayaw ho kami ng folk dance. So, ayan ho. Manood. Tara. Nood ho kayo. Ito ho, yung Tabungka Festival ho ay gaganapin sa October 30, 10 a.m. ho ang Halloween Parade at saka ang Tabungka Festival ho is around 11 a.m. So sa booth din ho namin, meron ho kaming fishball ho ata. Fishball, tara. Mag-food trip na naman ho kami. Kasi matagal na din ho kami hindi nakakain. Tagal-tagal na din. So ayun, tara ho, manood ho kayo. At yung Tabungka Festival ay sa Minato Mori no Koen. So, kung may mga tanong ho kayo or any ano?
So, mao ni siya ang bagong address sa Masayang Tahanan, 3-19-8 Yamamoto Dori, Chōku, Kobe. At third floor po na siya. O kung gusto niyo mag-mail sa mt4filmmoms@gmail.com. Tsaka pwede din ho kayong tumawag sa 078-862-6519. At ang Facebook address ho namin ay www.facebook.com/filmmoms/. Ako po muli si Valerie. Tako si Zana. Hanggang sa muli, o. Kikita-kita ho tayo muli. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. FM. War.